Pascual dito, naka-team ng breakaway. Tuluyan na kaya siyang makakawala. At Luis Crack dito humabol dyan. Tribu at dumidikit sa likod. Makakawala na kaya ng tuluyan. Dito si Joshua Pascual. Luis Crack ang naghahabol dito. At dyan tribu at dumidikit din sa likod. Humahabol din dito Ryan Tugawin. Pero parang puputuloy na ni Ryan Tugawin at hindi na ididikit. Ito humahabol Luis Crack. Makakadikit kaya dito. Joshua Pascual. Ito na kaya ang bagong hari ng Ahon. Siya na kaya ang papalit dito kay John Rinavara ng Team Navy. Grabe, kumurbala din pala dito. Si Joshua Pascual. Tara, ang pinipiga. Tuluyan na kaya niyang masasagad yan hanggang finish line. Chandri Bukat Pascual. Nakikita natin ang mga climber na mag-i-enjoy sila dito. Pero yung mga hindi sanay sa Ahon. Nandito na tayo sa may Suyo. Harapan, wave A sila. Lahat ng pro doon sa harapan, wave A po sila. What's up mga master for today's video? QM of Zoyo Ilocos Sur. Napakagandang bakbakan na naman ang magaganap dito sa ating laban. At andyan naman si Angelo Biker Don Godi mga idol. At nandito si Boss Hammer galing from GME Cavite yan. Pero bago natin umpisa ng tuluyan, bati muna tayo sa isa sa mga nag-sponsor to sa darating na palaro ni Cap Santa Ibarnacia sa March 1. Shout out from Avon Cover to sila. At PBR, PBL, Manibila Savage, Iskilista, Black Bear or BBC Road in Yakas from Boncover. Talagang napaganang bakbakan naman yan sa darating na March 1. At pasalamatan din natin ang lahat ng nag-sponsor kay Cap Santi Barnachia ng team Excellent Noodles. Andito naman ang mga team Victoria Sports Excellent Noodles. Andyan parang fresh pa ata yung sugat ni Jay O'Connor. 7-11. Ang ganda ng bakbakan. Yun nga lang, hindi natin makukuhanan ang lahat ng kategory dahil meron silang gap ng 5 minutes. Ayan. Pero bago tayo nag-vlog dito, siyempre nagpaalam muna tayo kay Idol Biker Dude para naman legal tayong makakapag-video sa kanila. Ayan si Biker Dude, mukhang may sinisipat, mukhang may sinisilip. Sino kaya ang hinahanap niya dyan? Andyan rin si Ian Uburunday ng Team VCC, mga from Manila, marami rin dito. Ang dumayo, 7:45 AM. Bitaw na Ryan Tugawin, si Ian Pascual, mga team Victoria Sports ang magkakabakbakan dito at Excellent Noodles at 7:11. Napakagandang bakbakan to. Dahil dito alam natin na Ahon, magtitirahan kaya to o magkakaubusan sila kung sino ang matira matibay. Meron tayong mga sprinter, meron tayong domestic at meron tayong mga climber. Kaya dito yung ating mga climber matutuwa dito sa Ahonan. Ito na Ryan Tugawin, nag-atim na kaagad ang breakaway. Pero 7-11 naman ang dumidikit at Victoria Sport naman ang bumibit-bit din. Kumbaga hindi hinayaan nila si Ryan Tugawin na makakaagwat. Victoria Sport talaga ang kung maka pumapanay-panay ka agad. Andito si Ian. Ayan Ryan Tugawin. Sinubukan lang naman niya kung makakawala pa. At si Corpros Dag Atim na naman ang breakaway. Pangalawa to. Dahil si Ryan Tugawin, kanina talagang tinakasan niya kaagad. Yun nga lang, naabutan siya. Grabe yung Ahon. 40 kilometers. Talagang napakabigat yan. Ito na si Corpros. Kung mga nakaagwat na at panay-panay lang ang habol ng mga Victoria Sports. Dito natin makikita kung may papalit na kaya ni John Rinabara ng King of the Mountain. Andito rin si Luis Crog, Jandri Bukat Pascual. Nakikita natin ang mga climber na mag-i-enjoy sila dito. Pero yung mga hindi sanay sa Ahon, kaya-kaya nilang tumapos hanggang finish line. Grabe, napakalakas na si Ian ng team Victoria Sports. Ito yung ating solo breakaway. Nakaagwat si Corpus pero papadikit kaagad ang peloton. Shoutout kay Jenilyn Banalay, Wilson Iscano, Christian Paul Enderio, Rafi Rodriguez, George Rivada, Boy Cooking and Installer Grass. Maraming salamat sa lahat naman nag-subscribe. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do the subscribe and hit the bell button. Huwag kalimutan mag-like, share, comment my video. Shoutout rin kay Sir Alex Milan and Michael Clint Noddles. Romani, si Raya sa lahat ng buong time. Excellent Noodles. Ang ganda ng bakbakan. At si Ian,
ang bumibit-bit dito sa peloton. Ang ganda ng banatan talaga dito. Kumbaga ito sila ay pakalasan. Hindi uso ang tirahan. Kumbaga ubos kong ubos to sila del ahon. Kelvin Mendoza ang pumalit dito kay Ian sa pagtatranggo. Ang ganda ng bakbakan talaga pag ahon. No? Kumbaga dito natin makikita kung sino nga ba ang tulay na climber talaga. Kumbaga lahat naman to sila ay mga ensayado dahil kapag sasama ka sa laro, andito naman din si Roddy Roque, si Ivan, si Janjan. Jandri Bukat Corpus nadikitan kaya nagre-recover na muna sa likod. Victor Yus Force pa rin ang bumibit-bit dito sa peloton at nasa likuran. Mga Team Excellent Noodles at 7-11 lumipat na sa likod at pumalit siya. Jerry. Nagang wala pa silang hinayaan. Andito naman si Kotz. Ayan si idol natin. Bukang nandun si Altia. 24 yung ahon nila dito kaya mabigat-bigat yan. Kumbaga sa 40 kilometers yung 24 kps per hour. Kaya-kaya nila at meron na tayong nakikita dito sa bandang kaliwa natin. Mukhang side over siguro to si Idol. Unti-unti na tayong nababawasan. Number 19, Victoria Sports. Kaya pa kaya? Medyo hanggang dyan lang siguro si Idol. Dahil malayo talaga kung iisipin mo yung 40 kilometers na ahon. Mabigat-bigat talaga yan. Kumbaga, matinik talaga. Kumbaga, swerte talaga kung makakausan ka talaga yan. Ito naman si Jay O'Connor. Siya ang bumibit-bit dito. Shoutouts din sa lahat ng mga Team Navy. Shoutouts sa lahat ng mga team ng Bikers. Kumbaga, pagaling ka dyan. Idol John Paul Morales. Kumbaga, alam namin na kaya yan at lalaban yan si Idol John Paul. Kumbaga, hindi yan susuko. Wag kang bibitaw. Dahil ang lahat kami na nagmamahal sa iyo talagang umaasa na makakabalikak sa laro. Kumbaga, hindi man makakabalik yung lakas mo pero andyan kami. Kumbaga, nagmamahal sa iyo. At hindi natin alam kung ano ang nasa unahan ng ating buhay. Ayan, nandito si Ian. Lakas umahon ni Ian. Siya ang bumibit-bit dito sa kanila. Mga Victoria Sports, nandito ang harapan. Kumbaga, siyempre, dating Team Excellent Noodles to si Ian. Kumbaga, sila yung una kong mga nakasama din nung kuya baguhan pa. Ayan, kami nila Alfie. Ayan, nila Romeo Caminghao. Ayan, itong yung ating grupo din, no. Kumbaga, wala pang umaatake. Kumbaga, unti-unti lang silang umuusad. Nagmi-maintain lang sila dito ng 25 kph. Kumbaga hindi sila nag-uubos kagad dahil kapag bibiglayin mo yung 40 kilometers, medyo mauubusan ka. Lakas umahon ni Ian. Jerry nasa likod. Kumbaga yung kanyang kakampi, siya yung bumibit-bit din sa harapan. 23. Nagmamasid-masid na yung iba dito kung paano sila makakapag-break away dito. Kumbaga may tirahan kaya magaganap dito? May suklian kaya? Dahil ahon eh. Kumbaga isipin mo talaga na may pangtira ka hanggang dulo nito dahil ahon kasi ang bakbakan talaga. Kumbaga kailangan dahan-dahanin mo para may pangtuloy ka hanggang finish line si Jerry. Medyo umaatras na rin siya dito. Si Jay O'Connor nakakapag-recover ng konti dahil kanina umaatras na rin siya. Ito si Jay kaya pa kayang dumikit muli dito. Dahil kanina napabitaw din siya dito sa kargahan ng 23 kph. Meron talagang mga climber na alam nila kung saan sila doon malakas. Mahirap itong mga climber talaga kapag ito ang makalaban mo. Dahil pagdating sa ahon, iiwanan at iiwanan talaga dito. Buni Joe Martin. Unti-unti na rin bumubunga. Jerry Aquino lumalaban pa. Boni Joe Martin, nag-attempt na ng breakaway sa ahon. Nakawala na si Boni Joe Martin. Tuluyan na kaya niyang may sasagad rin. Meron na kang papalit kay John Rie Navarra. Kang sa King of the Mountain. Boni Joe Martin, nakawala na. At ito si Idol, mukhang aatras na rin siya dito. At si Boni Joe Martin. Unti-unti na rin lumayo. Pero panay-panay lang ang habol dito ng mga team Victoria Sports. Talagang pinipiga niyan dito. Talagang hindi rin niya binibigla ang kanyang paghabol. Matulin, 27. Umaabot dito ng
27 kbps, 29. Pinipiga dito ni Mori Jo Martin. Kaya na kaya niyang tuluyan. Isasagad yan hanggang finish line. Matitiis kaya niya yan na sa likuran. Naghahabol ang mga Victoria Sports. Talagang sundan natin to at mga inaantabayan na ito. Kung kaya na bang imimintin ni Bonnie Jo Martin yung 30 kbps per hour dito sa ahon. Tumatayo na siya dito. Mukhang may nararamdaman na siguro sa puso din ito. Oh, shout out sa lahat ng mga may kadit noong February 14. Ako, sayang wala tayong kadit noon. Huwag kang mag-alala, White Mix. Mag-aabang na lang tayo sa susunod na taon din. Meron pa namang next year. February 14, kaya doon na lang tayo. Mag-abang at ito ay nararamdaman na dito ni Bonnie Jo Martin. Na talagang unti-unti na rin siyang bumabagal. Pero kanina umaabot siya ng 30. Pinipiga at ito. Kaya pa kayang umuusad. 18 kbps. Pinipiga na ito. Unti-unti siyang umuusad. Pinipilit niyang makakawala pa pero papadikit. Na din yung ating peloton. Talagang pinigal ang 30 kbps. 20. Malakas umahon dahil maaga ito natulog. Alas 8 pa lang tulog na dito si Bonnie Jo Martin. Kaya condition siya dito sa laban na to. Yun nga lang, nandyan yung mga Victoria Sports. Naghahabol din sa kanya. Kumbaga hindi siya pinagbibigyan. 23! Kaya pa kayang umuusad hanggang finish line. Nandito na si Ian sa likuran. Hindi pinagbibigyan ang mga kuya niya. Nasi Ian nasa likuran. Ayan o, kumbaga nasa baba na sila Ian. Grabe si Bonnie Jo Martin. Sinubukan na sana niya. Pero hindi siya pinagbibigyan. Nandito din si Ian, ang lakas. Manang-mana lang talaga kay Romeo Camingao. Grabe yung ahon nila. Kumbaga yung 40 kilometers kung iisipin mo. Malayo kasi yan. At ito si Janjan. Mukhang umatras na rin siya at nadikitan. Dito si Bonnie Jo Martin. Kaya no more breakaway na naman tayo dito sa ating peloton. At si Ian pa rin ang bumibit-bit dito. Ang lakas ni Ian, ha. Grabe, simula baba at wala naman talagang. Parang walang katapusan yung ahon dito kung iisipin mo. Inmax nga dito, hirap. Kaya parang walang katapusan. At ito si Idol dito. Roddy Roque, kaya pa kaya niyang umuusad. Medyo napa-atras na rin siya. Kung bang hindi natin naabutan yung laro ni Roddy Roque noon. Pero alam natin na malakas talaga yan. Dahil si White Mix ay baguhan lang sa mundo ng social media. Mukhang tatlo na lang silang natira dito. Si Jerry medyo nawala na rin dito. Luis Craig, Daniel at si Ian na lang ang natira dito sa mga Victoria Sports. At pumalit naman dito si Daniel sa pagtatrangko. Lipat na muna sa likuran din si Ian. At tatlo na lang dito natira mga Victoria Sports. Andito pa sila Ryan Tugawin, Corpus, Joshua, Bonifacio Marzo, Dario Jandri Buka at Joshua Pascual, Ivan Simbrano. Sino kaya ang pinakamalakas sa ahon? Meron na kayang papalit kay John Rinavara ng Team Navy? Dito natin malalaman kung sino ang tunay na climber. Kaya nilang makikipagsabayan yung mga ating mga sprinter dito sa mga climber dahil ibang laban to eh. Yung kikita natin dito na hindi sila nagtitirahan, kumbaga ubusan. Kung hanggang saan kaya mong magtiis sa ahon dito si Ian. Nandito na sa likod, lipat na muna siya, mukhang aatras siya dito sa laban din. Kaya pa kayang dumikit. Bonnie Jo Martin, kaya pa kayang uusan at si Ian dito ng team. Victoria Sports, kaya pa kayang dumikit at medyo dalawa na lang ditong natira mga Victoria Sports. At si Daniel ang bumibit-bit, Luis Craig. Nasa likuran nandyan rin, Ryan Tugawin, nag-atim kaagad siya. Ito, sumubok din si Ryan Tugawin. Kanina inumpisahan niya at ito, mukhang pangalawang atim. 32 kbps dito ang ginagawa ni Ryan Tugawin. Tuluyan na rin kaya niyang masasagad rin, pero dinikitan siya kaagad. Maso Dario, nag-atim ng breakaway. Ryan Tugawin, nadikitan. Maso Dario ang pumalit, nag-atim ng breakaway. Tuluyan na kaya nilang pagbibigyan din si Maso Dario dahil maraming sumubok mag-atim ng breakaway pero nadikitan. At dito sa oras na to, ramdam din talaga nila yung pagod. Talagang at uhaw
Dahil yung 40 kilometers hindi biro. Ang sabi nga nila, mas mahirap to sa may Maliko dahil malayo. Ito yung ating solo breakaway. Dinadapaan na dito ni Marcio Dario. 35, matulin, 36. Kumbaga sinasagad kaagad dito ni Marcio Dario. Ang tanong, kaya kayang tiisin niya ng 35? Medyo nabibigla dito si Marcio Dario, kaya unti-unti na siyang bumabagal. 19 kps, kanina umaabot siya kaagad ng 35 to 36 at dito 19 kph na lang siya. Kumbaga nabigla siya doon kanina. Dahil medyo meron pa tayong last 2 kilometers doon tayo sa may tuktok. Sabi ni sir, yung Marshall, tinanong ko, meron daw last 2 kilometers kaya dito kaya-kayang tiisin yan ni Mar na hanggang finish line niya dahil papadikit din yung peloton. At andyan lumabas din si Bonifacio sa likuran. Si Bonifacio lumabas din. Ayan dito si Bonifacio. Unti-unting umuusan, unti-unti na silang naglabasan. Ryan Tugawin sumubok muli rin dito dahil si Mar talagang papadikit sa kanya ang peloton. At lumabas din Bonifacio, makakawala kaya siya ng tuluyan. Tumutok si Mar, lumabas uli. Pangatlong attempt ni Ryan Tugawin. At ito si Daniel ang bumibit-bit dito sa likuran. Magsasacrifice talaga ang Victoria Sports dito. Nandito pa si Ibran Simbrano at parang bumitaw na rin dito si Mervin Corpus. At Joshua Bonifacio mukhang napa-atras si Pascual. Pascual dito, nag-attempt ng breakaway. Tuluyan na kaya siyang makakawala. At Luis Crack dito, humahabol John Tribu at dumidikit sa likod. Makakawala na kaya ng tuluyan. Dito si Joshua Pascual, Luis Crack ang naghahabol dito at John Tribu at dumidikit din sa likod. Humahabol din dito Ryan Tugawin pero parang puputuloy na ni Ryan Tugawin niya at hindi na ididikit. Ito humahabol Luis Crack, makakadikit kaya dito kay Pascual. Pascual nakakawala na dang tuluyan. 35-36 kaagad yung bira dito ni Pascual. Talagang binigla niya dito at ito ay pinapanay-panay na dito yung kanyang takbo. 24-25, dito natin makikita kung sino nga ba ang matunay dito na climber. John Tribucat naghahabol, makakadikit kaya siya sa kanyang kakampi dito na talagang medyo kakaiba na rin yung sipa dito ni John Tribuca. John Tribuca at makakadikit pa kaya at pero parang may iniisip. 26 dito yung ahon ni John Tribuca at malamang dito si Pascual ay mukhang 30 dito kay Pascual dahil hindi pa nakakadikit si John Tribuca pero pinipilit dito ni John Tribuca na makakadikit siya kay Pascual. John Tribuca naghahabol. Makakadikit kaya siya? Medyo may nararamdaman dito. Ano kaya sakit sa puso din kaya dito? Ang nararamdaman mo hambaga talagang kailangan dito kapag ikaw ay ahon dito sa may suyo. At nakadikit nga dito si John Tribucat kay Pascual. Pascual talagang binanatan niya kanina at ito ay si Luis Crack. Talagang humabol pa sana dito kanina din. Pero hindi na rin nakakapit si Luis Crack at parang aatras dito sa laban. Si Bukat kaya pa kaya? Mukhang mapapaatas siya dito dahil nagmi-maintain ng 23 kph dito si Pascual. Mukhang mapapaatras dito si Jandri Bukat. Kaya pa kayang kumapit ni Jandri Bukat? Mukhang mauuna na siguro dito si Pascual dahil may nararamdaman talaga. Mukhang may masakit kaya? Mukhang tinamaan dito si Bukat dahil yung maintain dito ni Pascual medyo mabigat dahil nagme-maintain siya ng 23 kph. Ayun tayo sa may tuktok, doon yung ating finish line. Kaya mataas talaga dito, parang namamasyal na lang dito si Pascual. Nakababa na isang balikat dito. Yung mga climber talagang matutuwa kapag sinasabi nating ahon. Joshua Pascual, ito na kaya ang bagong hari ng ahon. Siya na kaya ang papalit dito kay John Rinavara ng Team Navy. Grabe, kumurbala din pala dito si Joshua Pascual. Ang pinipiga, tuluyan na kaya niyang masasagad dyan hanggang finish line dahil meron pa tayong last 1 kilometers. King of the Mountain na kaya ang tinatawag dito ni Pascual. At marami tayong mga nandito rin nagbabike. Talagang unti-unti rin talaga silang umuusad. Grabe si Pascual. Ito yung giling
Ayan yung gear na ginamit ni Pascual, talagang pinipiga. Doon tayo sa may taas. Ito si Pascual, patuloy pa rin siya dito. At John Tribucat, naghahabol din. Yan yung ating third group yan. Si Daniel ang bumibit-bit dito. At si John Tribucat talaga ang patuloy pa rin dito sa kanyang pag-usa dahil hindi siya nakakapit. Mga napa-atras siya. 18. Nararamdaman na rin dito ni Pascual na mabigat-bigat. 23. 22. Tuluyan na kaya ni Pascual yan na masasagad yan hanggang finish line. Dahil naghahabol din ang mga Victoria Sports at saka si John Tribucat naghahabol din sa kanya. Pero magmimintin lang siguro yon si John Tribucat. Kumbaga hindi na rin siguro niya ito hahabulin. Ang imimintin ni John Tribucat sa second group niya ay hindi siya madidikitan ni Daniel din. Dahil nakawala na rin talaga ng tuluyan dito si Joshua Pascual. Ito na kaya ang papalit kay John Rinavara. Kumbaga katawan pa lang. Ito yung mga John Rinavara ng Time Navy talaga eh. Kumbaga nakababa na isang balikat dito ni Pascual. Medyo may nararamdaman na rin talaga yan. Doon tayo pa sa kabila oh. Sa bandang kaliwa pa. Kumbaga mas mahirap daw talaga to sa Maliko. Dahil mas malayo to eh. Ang Maliko 20 kilometers yun eh. 20 o I think 22. Kaya kayang-kaya nila yon. Ito talagang medyo napa-atras sila dito. Dahil 40 kilometers kailangan mo talagang dahan-dahanin mo, hindi mo bibiglain at kailangan talaga ay yung mga climber talaga ang makaka-survive dito sa ahunan. Dahil yung mga sprinter dito, ramdam nila na hindi talaga sila makakasabay sa mga climber. 21 kpm, kanina umabot din si Pascual ng 36 to 35 at ito, 20, unti-unti na rin siyang umaatras. Medyo bumabagal na rin dito si Pascual dahil nararamdaman niya at last 100 meters na lang, kaya na kayang sasakad dyan ni Joshua Pascual hanggang finish line dahil natatanaw na ni Pascual ang finish line, kaya na kaya niyang tuluyang masasagad, grabe. Maabot na ng 15, mukhang nawawala ng pag-asa dito ah. Dahil para naisip siguro ni Pascual dito, nako walang katapusang ahon. Parang walang katapusang ahon eh, dahil yung sinabi kanina nung Marshall, yung 2 kilometers, kung patag yon saglit lang yan sa mga pro. Pero ahon kasi, kaya hindi talaga din sila makakahataw. Ayan. Ito na ngayon ating champion, ang bagong hari ng King of the Mountain. Walang iba kundi si Joshua Pascual and Team Excellent Noodles. Pinatunayan talaga ni Pascual na talagang ang mga climber talaga ang maghahari dito sa may QM of Soyo. Grabe si Pascual, nakawala talaga siya. Ito ang ating champion. Andito sila madam, kumbaga napahinto. Itong ating pangalawa, si John Tribucat din. Talagang na-maintain rin talaga ni John Tribucat na hindi rin talaga siya madidikitan noong mga Victoria Sports sa likuran dito. Sino kayang pangatlo natin dito sa likuran? Dahil nandun rin mga Victoria Sports, Ryan Tugawin ang ating pangatlo dito. Mukhang top 3. Ang mga Team Excellent Noodles dito, number 22. Ito yung ating pangatlo. Pang-apat naman natin si Ivan Simbrano. Pang-lima, si Daniel. Ito, grabe yung ahon nila kanina. Unti-unti talaga sila nag-atrasan. Mahirap talagang ahunin. Andiyan naman si Viger Dodd. Pang-anim natin dito. Itong si Luis Krug, pang-anim, andyan o. Kumbaga, sabay na sila ditong tumawid. Si Bonifacio at saka si Marcio Dario. Top 10 ang kukunin dito, pero meron lang silang top 3 ng Cass Fries. Mga medal. Lahat sila ay magkakaroon din ng medal. Ito si Corpus. Kumbaga, bumanat siya kanina, naabutan. Grabing ahon. Andito naman si Ian. Grabe, lakas umahon ni Ian kanina. Kumaga siya ang bumibit-bit kanina. Humahabol. Andito si Bonnie Joe Martin. Chill-chill lang dito si Bonnie Joe Martin. Oh. Ito na mga Team Opos. Nag-champion at nandito. Champion dito si Arking. Ah. Sa kanilang kategori. Kumaga hindi natin nakuhanan talaga lahat. Dahil dito tayo sa mga pro. Nakasunod. Lakas ni Arking. Ah, ito rin. Si Jules talagang panalo rin dito sa may QM of Soyo.
Grabe, nag-cramps na dito si Arking. Ang layo rin talaga. Ito si Archie. Si RC. Ito si RC. Siya yung nag-champion dito sa ilang kategorin lang Alexis. Nakawala din siya sa kamay ni Alexis talaga. Ito si Alexis, pangalawa. Nalamangan niya sa ahon rin. So maganda, isahan niya. Tumuusad si Janjan. Marami pa sila sa likuran. Kumagahin natin na kuhanan talaga lahat. Kumaga yung mga... Nandito si Rafi. Number 205. Ang layo. Ito si Roddy Rocky. Si Jerry. Ito si Pascual. Naku, sayang. Hindi pa nakapasok dito si Daniel Pascual. Pang-apat siya dito sa kategory sa 20 below. Si Dudong yung champion sa kanilang kategory. Lakas umahon. Nandyan si Jay O'Connor. Santi Bonachea, ito na. Pang-apat natin dyan. Grabe, napakagandang ahon dito. Ito, rimatihan pa sila, oh.